everyone, welcome sa channel ko. Ako pala si Janos sa Pinoy Tech Dad. Today, pag-uusapan natin 5 mga maling informasyon tungkol sa battery ng mga smartphones nyo. Now, marami tayong mga information na nababasa, nakikita online, and maraming sinabi din sa atin yung mga nakakatanda sa atin na ganito dapat yung pag-aalaga natin sa battery. Pero marami dyan sa informasyon na kumakalat, sinaunang informasyon pa na makalumang teknolohiya. Na ngayon, medyo updated na tayo. So ito yung 2021 papuntang 2022 na battery smartphone facts na dapat mong malaman. And lilinawin ko guys, ang pinag-uusapan natin dito, modern smartphone, yung mga gumagamit ng lithium-ion na smartphone. So tara, pag-usapan natin pagkatapos nitong intro. Okay, so bago natin simulan talaga, inaanyayahan ko kayo na mag-follow sa Facebook page ko, Pinoy Tech Dad. Marami po akong mga pinopost doon na maaaring wala po dito sa YouTube. Pwede nyo rin po akong i-message doon kung sakaling meron kayong mga katanungan tungkol sa tech. Okay, so pinakauna sa list natin, dapat mo daw i-close lahat ng mga running apps mo na nasa background. Kumbaga, i-clear mo lahat ng apps na tumatakbo pa rin pag hindi mo ginagamit yung phone mo. Now, kung yung mga apps na i-close mo ay yung palagi mong ina-access na apps tulad ng Facebook, Instagram, or other social media accounts mo. Ibig sabihin yan guys, pag in-open mo ulit sila, back from the start ka. Which means maglo-load ulit, takes up more resource, which takes up more power kasi mag-a-access siya dun sa mismong storage mo, hindi sa RAM. Kung naka-open lang siya sa RAM mo, hinayaan mo lang siya, hindi mo kinlose yung app mismo, madali lang siya ma-access ng phone mo, hindi na siya gaanong gagamit ng resources. So para sa akin, turning off lahat ng apps na ginamit mo before pag kinuklose mo yung phone mo is actually medyo nakakadagdag sa pag-drain ng battery. Hindi siya nakakatipid. Unless meron ka makita na app dyan na sobrang lakas talaga mag-drain ng power na nasa background, huwag na po natin gawin yon. Instead, ang suggestion ko, kung talagang nagtitipid ka ng battery, i-turn on mo yung power saving mode. Mostly ng mga Android phones ngayon, meron ng power saving mode. So, gamitin nyo yun, sulitin nyo yung phone nyo kasi meron yung feature na ganyan. Now, kung ayaw mo naman gamitin yun, pwede mong babaan yung brightness mo. Actually, iset mo to auto brightness. Pwede mo rin i-turn off lahat ng mga connections na hindi mo muna gagamitin for the time being. Example, kung hindi ka gumagamit ng mobile data, hindi mo kailangan yung GPS, hindi mo kailangan yung NFC, i-turn off mo muna lahat yan. And that goes a long way para makatipid ng konti sa battery. Pakonti-konti. Now, number 2 sa mga sinaunang information natin tungkol sa battery, dapat daw i-drain muna natin yung battery ng bago nating phones, bago nating gamitin. Sa panahon ngayon, sobrang mali na yung information na yan. Actually, binabawasan mo na agad ng life cycle yung battery mo pag din-drain mo siya in the first place. So, ano yung dapat gawin pag meron kang bagong phone? Kailangan mo ba i-charge agad? Or pwede mo nang gamitin as normal? Wala pong special care na kailangan gawin pag meron kang bagong phone. Gamitin mo siya as normal. Na merong exception sa rule na huwag mo i-drain yung battery mo. And that is, pag napansin mo na sobrang bilis mabawasan ng battery percentage mo. For example, in just a few minutes, nabawasan ka ng 10, 20, 30% na battery na wala ka namang ginagawa. Kailangan mo i-drain to 0% para i-recharge mo and papuntang 100% para ma-recalibrate ng battery mo ng tama. So as a general rule, huwag na huwag niyong i-drain talaga yung battery niyo. Kahit na bago yan. Okay? Number 3, I think ito sobrang controversial nito and marami akong nai-imagine na na magbabash and magko-comment dyan sa comment section na sasabihin na mali ako. But anyway, number 3, sabi nila makakasira ng battery ang fast charging. Mali! Hindi nakakasira yung fast charging mismo. Yung resultang heat ng fast charging, yon ang nakaka-degrade sa battery natin. Actually, I would admit na yung mga sinaunang fast charging, medyo delikado. So imagine you guys, yung isang battery na yon pinapasukan mo sobrang dami ng power or sobrang laki ng power. So, ma-overwhelm yung battery with the power na na-intake niya. Pero sa mga nakaraang taon na to, nakahanap ng paraan yung mga phone brands para ma-introduce sa atin yung sobrang taas na fast charging without harming our battery. Tinawag nila doon is middle-middle tab. So, bali, sisimplahan ko lang para sa inyo, guys. Ang ibig sabihin lang yan is
in-split nila yung isang battery into two. So for example, meron tayong 120 watts na fast charging, instead na isang battery lang yung papasukan ng buong 120 watts, in-split nila sa dalawa, so ibig sabihin yan, 60 watts sa isa, 60 watts naman sa isa. So hindi siya masyadong ma-overwhelm as compared sa dating technology. Pero I would agree na mas mabilis pa rin yung degradation ng battery natin kasi mas marami tayong magagawang battery cycle dahil palagi tayong nag-charge dahil sa sobrang bilis nito na matapos. So lilinawin ko po ulit, hindi po masama yung fast charging. Actually, sobrang useful nga ng fast charging lalo para dun sa mga nagmamadali, gusto maka-full charge agad para paglabas nila ng bahay, wala na silang aalalahanin. Pero to prolong your battery life talaga, I would highly recommend na gumamit ka pa rin ng non-fast charger paminsan-minsan. Number 4, never ever overcharge your phone or never leave it on overnight charging. Okay, so ang dami-dami kong information na nakikita online dito, lalo na dito sa Pilipinas, na sinasabi nila na masama daw na iwanan naka-charge yung phone mo overnight. Pag nakatulugan mo daw, eh madadamage daw yung battery mo. Okay, so mali po yung information na yan. Wala na po kaanong risk na mag-overcharge ang isang phone, ang modern phone, sa 2021, sa 2022. Kasi meron po tayong mga features sa phone natin kung saan pag nasa 100% na yung battery natin, eh hindi na po sila nag-i-intake ng power. Na kung mapapansin nyo naman na hindi pa tapos mag-charge yung phone nyo, eh that's because nagtitrickle charging siya. So nakikita niya na nakasaksak pa rin siya, pero ang ginagawa niya, every time na nag-hit siya ng 100%, and nag-off yung charging niya, so nababawasan ng konting percentage yung power, so nagtitrickle charge ulit siya, going back to 100. So please lang po, tigil-tigilan na natin yung mga pananakot natin sa iba na masisira yung mga phones nila or batteries nila pag nag-overcharge or pag nag-charge tayo overnight and then nagising tayo na 100% na yung battery natin. Hindi po totoo yan para sa mga modern phones, wala pong katotohanan yung sinasabi na overcharging. Now, kung hindi pa rin maalis yung pag-aalala nyo tungkol sa overnight charging, meron na pong mga features ngayon yung mga smartphones natin na overnight charging. So yung phone mo na mismo, mag-i-estimate kung anong oras patatapos yung charging mo. Pagkagising mo, dun pa lang siya mag-i-hit ng 100%. Napaka-astig nun, di ba? Okay, so bago tayo pumunta sa number one na sobrang maling information in 2021-2022. Pag-usapan muna natin yung mga honorable mentions. And of course, bago ko banggitin yung mga honorable mentions, hopefully nakapag-subscribe ka na sa channel na to kung na-enjoy mo yung mga information na sineshare ko and kung gusto mo pang makapanood ng mga videos na katulad nito pag nag-upload ako. So number one sa honorable mentions is yung sinasabi nila na pag hindi pa tapos mag-charge and in-unplug mo na yung phone mo, masama na daw na ibalik ulit yung plug ng phone mo. Sobrang hindi na po totoo yan sa panahon ngayon. Okay lang na on-off yung charging mo. Wala pong masama doon, hindi po mamamatay yung battery mo. Hindi po siya considered as one cycle. But of course, hindi ko po sinasuggest or nire-recommend na gawin nyo yun. Sinasabi ko lang na kung kailangan nyo talaga i-unplug yung charger nyo, pwede nyo gawin yun. Number two, bawal daw gumamit ng ibang charger para sa phone mo. Sinasabi nila the best charger for your phone is the one that came along in its box. Mali na po yan. Lalo na't may mga phones ngayon na wala na pong kasamang charger sa box. So kahit anong charger actually yung gamitin mo para sa phone mo, just as long as hindi siya low quality na charger, huwag naman po yung sobrang mumurahin kasi may chance talaga na mag-short circuit yung mga ganon. Although merong mga phones na proprietary yung charging technology nila. For example, yung 65W na Super Dart charging ng Realme, hindi mo pwedeng gamitin kung gagamitan mo ng Xiaomi na charger. Kailangan yung ginamit mong charger is Super Dart charger din from Realme or kahit sa OnePlus. Number 3 is yung sinasabi nila na dapat palaging 100% yung charging mo. Ito actually sobrang sinauna and lumang information na to. Actually, ang tamang information ngayon is pag nalobat ka, nasa 30% na yung battery mo, pwede mong i-charge yung phone mo up to 80 to 85% but never 100%. So bakit nga ba nire-recommend sa atin these days na pag lithium-ion yung battery ng phone mo is kailangan at least 30% low bat, i-charge mo na agad siya papuntang 80% or maybe 85%. Dahil po yan sa ayaw ng lithium-ion na battery yung depth of charge. Kaano kalayo yung aangatin, yung iaahon ng battery mo. For example, nasa 1% na yung battery natin.
So sobrang lalim na yon para sa lithium ion. So kung papuntang 100% yung battery charge natin, sobrang layo ng iaahon niya, di ba? So again, ang recommended po sa atin ngayon is pag nag-hit ka na 30% battery, i-recharge mo na up to 80%. Okay guys, so punta tayo sa number 1 sa listahan ko na maling information tungkol sa phone batteries natin. Bawal daw gamitin yung phones natin habang nag-charge. Guys, unahan ko na kayo. Hindi ko po ina-advocate na gamitin nyo palagi yung phone nyo habang nag-charge. Ang sinasabi ko lang is pwede nyo yung gamitin and here's why. Meron actually safety features yung mga phones natin ngayon na pag nag-charge ka, eh, madedetect nila and babagalan nila yung pag-charge ng phone mo para ma-reduce yung heat and pwede mo pa rin gamitin yung phone mo na walang pag-aalala. So tandaan nyo po, hindi po sasabog yung phone nyo, hindi po kayo masasaktan, wala pong masamang mangyayari sa inyo kung gagamitin nyo po yung phone nyo habang nag-charge. Although tatandaan nyo guys na huwag kayong maglalaro ng mga heavy games habang nag-charge kasi mag-i-introduce lang yan ng maraming heat. Yan po ang nagko-cause na mag-degrade yung battery natin. So konting ingat pa rin pag ginagamit nyo yung phone nyo habang nag-charge. Pero kung ang gagawin nyo habang nag-charge is makinig lang sa Spotify, manood ng konting YouTube videos, wala pong problema doon, pwedeng-pwede nyo pong gamitin yung phone nyo. So yun po ang lima sa mga maling information tungkol sa modern smartphone batteries. So kayo guys, meron ba kayong additional information na baka na-miss out ko tungkol sa battery ng mga modern smartphones? Let me know in the comment section, baka mabasa ng ibang viewers natin and makatulong din sa kanila. And kung meron naman akong mga maling information na nasabi sa inyo, eh, let me know in the comment section din. Willing po akong mag-discuss and willing po ako itama kung ano man ang pagkakamali ko. Pero lagi niyong tatandaan, stick to the topic. Huwag po tayong mamimersonal. So hanggang dito na lang po muna tayo. Kung nagustuhan mo yung video na to at nakatulong sa iyo, please give it a thumbs up. Subscribe ka sa channel ko at i-hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.